ano hanggang ngayon hindi mo pa magets? Bakit taon-taon meron kang BIR audit, hindi mo pa magets? O sige, tutulungan kita, ipapagets ko sa'yo. O ito ha, basahin mo with feelings, dahan-dahan. Sasabayan kita. Subject, Supplement to Revenue Memorandum Circular Number 44-2002 on accounting methods to be used by taxpayer for internal revenue tax purposes. Anong purpose? Internal revenue tax purposes. Para kanino yung memorandum? To all internal revenue officers and other concerns. Nasaan ka doon? Hindi ka naman revenue officers. O kayo, hindi kayo revenue officers. Nandoon kayo sa other concern. Number 2. Provision of tax code shall prevail. All returns required to be filed by the tax code shall be prepared always, the word is always, prepared always in conformity with the provision of the tax code and rules and regulation implementing the said tax code. Taxability of income, sales yon, okay, and the deductibility of expense, okay, shall be determined strictly, naintindihan nyo strictly, mandatory, in accordance with the provision of the tax code and the rules and regulation issued implementing the said tax code. In case of difference between the provisions of the tax code and the rules and regulation implementing the tax code on one hand and generally accepted accounting principles and generally accepted auditing standards on the other hand, the provision of the tax code and the rules and regulations issued implementing the said tax code shall prevail. I-dissect natin. Natatandaan pa po ninyo yung inyong subject nung sa high school, yung biology, di ba? Pinadala tayo ng palaka, buhay na palaka. Pagkatapos, ang salbahe nga eh, yung apat na paa ng palaka, nilagyan ng pin, ha? Parang si Jesus Christ, crucify natin yung palaka. Pagkatapos na, hindi pa tayo nasiyahan, nung mga bata tayo, no? Pinakuha tayo ng blade. Yung blade na pinang-aahit, ano? Tapos binuksan natin yung palaka. In the name of science, ha? In the name of science. The purpose is para daw makita natin yung sarili natin dun sa palaka. Ano laman ng mga katawan natin dun sa palaka. Eh ano significance niyan, Mr. Maestro, dito sa pinag-uusapan natin? Simple lang, sir. Sabi, nung matatalinong accountants at CPA, generally accepted accounting principle, generally accepted auditing standards. Eh hinayo pa kayo eh. Kung generally accepted yan, eh bakit yung tax code ang magpe-prevail? Eh hinayo pa kayo eh. Kung generally accepted yan, bakit hindi ina-accept ng tax code? Diba? Sabi, pagdating daw sa sales at pagdating sa expenses, strictly, ha, always na isusundin ang tax code. Okay, napakasimple nung pinag-usapan natin. Always lang, tsaka strictly, yung ilagay nyo sa utak nyo, ha? Kung yun ang pinagagawa ng batas, lagi ko sinasabi to, law creates opportunity. Di may oportunidad pag gumamit ka ng batas, nagkakaroon kasi ng oportunidad ang graft and corruption kapag hindi mo ginagamit yung batas. Ano nangyayari? Yearly BIR audit. Eh, ang tingin natin, di ba?
pag may yearly BIR audit, ay merong yearly bribing. Ang bribe nag-uumpisa sa taxpayer. Siya yung nag-o-offer eh. Alam mo naman ang revenue officers, ang gagawin lang yan eh, mga pa-cute-cute. Ngayon, iisip ka, iniisip mo nanghihingi ng lagay. Pero hindi niya sinabing nanghihingi siya ng lagay. Ha? Pa-cute-cute lang yon. Ikaw yung nag-iisip kasi ikaw yung may kasalanan. Binibili mo yung freedom mo. Binibili mo yung peace of mind mo. O, eto ha. Ako rin ho, nagbebenta ng peace of mind. Pero hindi true bribing. Kaya iniimbitahan ko ho kayo. Sa Taxation Professional University, itutuloy ko po yung lecture ko about tax code shall prevail. At huwag niyo kalimutan, November 10, nasa Davao tayo, saving all the taxes for you, up to 90% deduction from tax due. Ina-assure ko ho yan. November 22, nasa Luxem Hotel tayo, Quezon City, saving all the taxes for you, up to 90% deduction from your tax dues. Ina-assure ko ho yan. At ang huli, November 25, Bacolod City tayo, L. Fisher, ha? Hotel, saving all the taxes for you, up to 90% deduction from tax due. Umatin kayo, sama nyo, pamilya nyo, tuturuan ko kayo na hindi kayo ma-penalty, hindi kayo ma-criminally prosecute. Maraming salamat ha. taxationprofessionaluniversity.com yung susunod nating lecture. Si Commissioner ba ang dapat nating sundin pagdating sa tax code? Pag-aralan natin.